So, good morning guys, no? Dito tayo para magkabit ng... Ayan, kung nakikita nyo yan, kakabit tayo ng voltmeter sa ating Honda Wave 100. So, sundan nyo lang yung video na to para masundan nyo kung paano, step by step, paano ikabit yung voltmeter natin sa ating motor na Wave 100. So, nabili natin ito sa Lazada, no? Mura lang, nasa 77 pesos lang siya. Free shipping na siya. So, dumating siya nung, in-order ko siya nung Monday. Dumating siya nung kahapon lang, no? Wednesday. So, ngayon, kakabit na natin sa ating Wave 100. So, magkakaiba nga pala ito, guys, no? Iba-iba yung wiring ng ating mga motor. So, itong kakabitan natin is Wave 100 ito. So, ano nga pala yung purpose ng ating voltmeter sa ating motor? So, yung purpose ng voltmeter sa ating motor ay para mamonitor yung kuryente na dumadali dun sa battery, no? Para alam natin kung mag-charge na tayo o kung magpapalit na tayo ng battery. Para makikita natin kapag nag-on tayo ng ating motor, makikita natin yung 12 volts siya. So hindi siya bababa ng 12 volts. Bababa man siya ng 11.50 something na voltahe niya. Or pag bababa na siya ng lower than 10 volts, so pwede na tayong mag-charge ng ating motor. Or maaaring may problema na yung ating charger o yung battery. So, pwede na natin siyang i-charge or pwede natin palitan. So, yun yung using ng ating voltmeter. So, huwag na natin patagalin, no? I-kabit na natin ito. So, sundan nyo lang yung video na ito, tapusin nyo para alam nyo kung paano mag-kabit. So, ito nga pala guys, no? Dito natin siya ikakabit. Hanapan natin siya ng supply dito sa ating motor. So makita nyo yung positive ng ating voltmeter, yung kulay red na yan. Kakawit natin siya sa ignition switch ng ating motor, no? So yung makita yung ignition switch nya. So yan yung pinaka live wire nya, yung kulay red na yan. Dito natin siya ikakabit guys, no? Sa kulay red na to. So dito yung positive ng ating voltmeter, no? Ito. So kapag ito yung positive ng ating voltmeter, and then hanap tayo ng kulay black ng ating voltmeter, ay ikakabit natin siya sa ground. So sa body ground siya, no? Pwede natin siyang hanapan sa body ground. O pwede naman siya dito sa wire na to. Yan sa kulay green na to, guys, no? Itong kulay green na to. So yan yung ground niya. So ayan, papunta yan dun sa ground ng ignition switch. Kung mapansin niyo yung ignition switch, nandun siya sa So ayan yung ignition switch natin. Ito yung ground ng ating ignition switch. So, yung bakal niya sa tabi. So ito yung pinaka ground niya. So doon natin kakabit yung negative no voltmeter. So try natin guys, no? Try natin kapain yung ano. Hindi ko na iti-tester kasi wala tayong tester. Kakapain na lang natin yung kung saan natin siya ilalagay, no? Lagay lang natin siya, tap natin siya dyan dito. Ito sa kulay red na to. So, yan. Lagay natin siya dyan. Tapos yung black na to, ito yung brown natin. Itap natin siya dun sa kulay green na wire ng ating ignition switch. So, yan yung ground. Napapunta dun sa may ignition switch, yung ground ng ignition switch. So, naka body ground siya. So, kahit saan mo siya ilagay, sa body ground ng ating motor.
So yan, na-tap na natin siya. So makikita nyo, hindi pa siya naka-on. So hindi pa siya naka-on. So kapag nakapatay pa yan, no guys, no? So kapag binuhay mo yung ignition switch natin o yung ating susi ng motor, pabinuhay mo siya, ma-open na yan. Bawasan muna natin siya para pumasok na dun sa butas nung ating positive. So balatan muna natin siya, guys, no? Tapos kung kabila, balatan din natin para pumasok siya dun sa yan, guys. Balagyan natin siya sa kulay red ng ignition switch. So yan yung pinaka-positive niya. So yung pinaka-positive, yung kulay red na yan. Tapos yung body ground natin, dito na tayo kukuha sa wire. Ito yung, so yan, aluwal. So yan, guys. So 11, so mababa na yung voltahe niya. So dun yung ikakabit, ha. Ulitin ko ulit, dito mo siya ikakabit sa kulay red ng positive niya is positive nung voltmeter. Dito mo siya ikakabit sa positive ng ignition switch. And then ilalagay mo siya sa body ground, yung kulay black ng ating voltmeter. So dito siya sa kulay green na wire. So direct yan dun sa papunta ng negative ng ating ignition switch. So yan, guys, no? So yan, dun mo lang siya kakabit ko. Ayan, ay nakabuhay pa yung ating susyan. So pag pinatay natin siya, kasi ang purpose lang naman natin dyan, mamonitor natin yun voltahe na kapag siya ay nakabuhay. Naluwag. So tanggalin na lang natin, oh. So yan, tandaan nyo ulit, dito mo siya ilalagay sa tulatan natin. Wire ng papunta na ignition switch sa neck niya. So salpak mo siya dyan. So yan, guys, no? So yan ay kapag naka-open yung ating motor. So pag pinatay natin siya, kasi ang purpose lang naman natin kapag binuhay natin siya, mamonitor natin yung battery ng ating motor. Pag pinatay mo siya, mamamatay na rin yan. So yan, guys, no? Nakita nyo, namatay siya. So pag i-open mo siya ulit, doon pa lang siya mag-open. So doon nyo pa lang makikita yung voltmeter natin. So yan, guys, no, na ikabit na natin siya, nanapan natin siya ng supply. So ang gagawin naman natin ay hahanapan naman natin siya kung saan natin siya ilalagay. So dito natin siya ilalagay, guys, no. Ayan, buburas natin siya doon, lagyan sa nabuta para ipapasok natin ito doon sa ilalim yung play rings. Ayan, nagamitan natin siya ng soldering iron. So ito yung napili natin na mas magandang pwesto kaysa dun sa kabilang, kasi katama sa dito sa isang switch, kaya dito natin sinalagay. So yung bracket niya ito, guys, lagyan natin siya dito. Kaya direct ito rin doon natin sa dyan. Ayan. Galing bumutas tayo dito. Pwede nyo namang gamitan siya ng double-sided tape o kaya yung rugby. Rugby. Nakapikit lang saan din na siya. Lalagyan ng ganito. Ganda. So yan. Naipesto na natin siya, guys, no? Kahit naulanan siya, hindi siya mababasa kasi waterproof.
nakasilyo yung buong supply niya. Ayan, okay na. Tapos makikita nyo itong wire na to. So pipesto naman natin siya ngayon dito sa kinuha natin supply. So yun guys, no? Ikabit na natin siya. Try naman natin kung nagana. So yan. Try naman natin siya kung gagana. So makikita nyo guys, no? Patay siya. So yan, nakapatay siya. Hindi ilaw yung voltmeter niya. So yan. So naka-off yung voltmeter niya. Nakapatay yung ignition switch. O yung susiyan. Pag in-open mo siya, tap. Ayun. Nag-open na yung voltmeter niya. So, yan guys, no, ganun lang ka dali magkakabit ng ating voltmeter sa ating motor na Wave 100. So, ulit natin siya. Tap. So, yan. Nag-off din yung ating voltmeter. So, ganun lang kabilis guys, no? Magkakabit ng ating voltmeter. So, yan. Open na siya. Sana ay nakuha nyo yung ating tutorial sa ating paano magkabit ng voltmeter o how to install voltmeter in Wave 100. So, hanggang dito na lang guys, no? Maraming salamat. Kung di ka pa subscribe sa aking channel, please subscribe, hit the subscribe button sa baba, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga susunod pang videos. So hanggang dito na lang guys. Alam!